Ito ang may ubong gustong naghahalo-halo eh. Inuubo naman eh. Hindi naman totoo yan, sabi ni Mother. Basta gusto ko kumain eh. Gusto ko eh. No, Mother, sabihin mo. Gusto ko eh. Ma, sabihin mo nga. Mati mo. Diyan kumaling yung ubo. Good morning! Ito ang egg natin ngayon. Estrelladong luto. Alam nyo po, iniiba ko siya araw-araw kasi we eat eggs every morning. So, iniiba-iba ko po yung luto para hindi mananawa. So far, hindi naman po kami nagsasawa. Yan ang ating breakfast. Tapos, alam ko po kasi bumili na ng tinapay si Mother na narinig ko lang po nung andito na ako sa loob ng kusina. Supposedly, magsasangag ako. Pero I already changed my mind kasi nga kahapon sinangag kami. Tapos, mahirap po yung rice sa umaga, rice sa tanghali, rice sa gabi. Di ba po? Although, wala pa naman pong may diabetes sa amin. Kaya lang, syempre, pag ganitong edad, tayo'y nag-iiwas-iwas na. Daddy, done editing? Not yet. Nag-e-edit po ang aking asawa kasi hindi po siya naka-upload kagabi. Napagod ang baby ko. Good morning. I love you. Bakit ang pugi mo nung dumating ka ng ano? Ay, mas mahal si Trina. Daddy, mas pumogi ka sa guring Singapore. Pumogi ka. 12 days ko lang hindi nakita. Ayos. Parang na-miss talaga. Parang pumugi ka talaga. Pumuti kang kunti. Pumusiyaw. Enteng tiyaw. May enteng tiyaw? Kain na? Okay. Ayan po. May binili ng tinapay si Mother Dear. Tapos po ito galing ano... Sabi, galing Singapore. Tapos sabi ni Daddy, sayang hindi ako nakabili ng madami-dami. Ang sarap po niya. Himalaya salt, mint candy, lemon flavor. Ang masarap siya. Maalat-alat na, matamis na may konting asim. Sarap. Made in. Oh, product of Malaysia. Sarap. Ito po yung tsaa namin. Ito po yung second boiling namin kahapon. Kagabi, yan. Konti na lang. Tapos, maglalaga na din po ako ng tsaa namin kasi nga si Mama may ubo-ubo, si Daddy din. Ako medyo mukhang tatamaan-tamaan ako eh. Lalaban na naman tayo niyan. Laban! Mother! Let's eat! Marami pa ba? Let's eat na. Huwag muna kaming paunahin. Sabay-sabay na tayo. Tatatlo na nga lang tayo. Tanggalin mo na yung medyas mo. Nakakatakot, ma. Meow! Ang lola, sabihin mo, tanggalin na ang medyas. Tamo, ma. Yung tulo na yan, pagpasok mo, baka madulas ka pa niyan. Mother! Dito ako nadulas eh. Baba, alis ka nga be. Alis nga ang baby ko. Diyan, baka madulas ka pa. Let's go, let's eat na. May coffee maker. Oh, thank you Sanjay for being the best host and Nami. Salamat, abang, Neha. Thank you so much. Abang kausap ko si Edit. Abang kausap niya po si Edit. Pinagtitimpla pa daw po siya ni Sanjay ng coffee. Si Daddy po, 3-in-1 lang. Pinag-ano pa daw po yung Starbucks na brewed coffee. Ewan ko na, coffee maker. Nasa kapin, parang sa may 100. Ah, okay. Okay, I know.
Kain po tayo. Naantay-antay po namin si mother. Siyempre, kailangan natin ubusin ang ating dala po ni Ben na pasalubong. Yum, yum. Prosciutto is good. Masarap ang prosciutto, no? Sarap, the best. Daddy, pwede tayong gumawa nito. Mag-alaga kang baboy. Yung grass-fed, siguro ang sarap. Dati po, nagkawa-gawa din ako ng ham, kaya lang. Mainit po kasi sa atin. May certain temperature na kailangan. Kailangan mo nung box na yung temperature niya is madadry mo siya doon. Ng Daddy, pwede ka siguro makagawa nun. Kaya mo yun. DIY lang yun eh. Papakita ko po sa inyo na kakain ng bulaklak ang nanay ko. Ito po ang nagpapabata sa kanya. Masarap to. Bluter nate ba yan tawag? Hindi ko alam kung pangalan ng ano. Pahingin nga ako, mother. Ginagawang sa atin ito. Oo, di ba yung tsaan natin, nilagyan ko nito. Sana mamulaklak ng marami na sa taas. Sa taas ito eh. Yummy. Tapos na po kaming mag-breakfast. Ayan. Simot sarap. Kasi ano lang po yun. Ah, yung tinapay ubus din. Kasi 20 pesos na tinapay. Tama lang. Kasi po ano, tumitigas, diba? Errand time! Tina, baba. Diyan ka lang. Stay, baba. Stay. I love you so much. Stay ka lang, ha? Wait for us, okay? Baba, wait lang. Bye-bye. Ayan, andito na po kami sa bahay. Namimiss po namin ang salad. Yan. Favorite greens namin sa salad. Yan. Tapos, syempre, nag-replenish tayo nitong baggy beans, chicharo. Yung mga mabilis lang po igisa. Tapos, dahil puro white ang aming sibuyas, bumili ako ng konting worth 50 pesos lang po yan. Tapos, dalawang pipino. Syempre, ang hindi nawawala ang ating leeks. Yan. Yan lang pong binili ko. At naiwan po namin ang inang giliw. Wow! Ginataang malunggay. Aha. Uminom ka ng tsa mo? Ha? Si Daddy na ubo din. Pero yan pong ubo niya yan. Galing pa dito yan sa Pilipinas. Oo, umubo na rin, diba? Nag-uubuhan. Ako na lang ang hindi. Ako po'y nagtsatsagang maglagundi, garlic, yan. Sana hindi ako mahawa kasi po ako, ang problema sa akin is nasal drip, yung tipong hindi ako makatulog kakaubo pag nakahiga. Yan ang aking problem pag ako'y may sipon at ubo. Ming! Bumili ako ng murukuming cat food na. Binili ko pati yung dog cat food na ang kakainin. Love you. Meow! Ay. Pusa na ikaw, baba. Pusa na yan. Magka-cut na tayo ng hair. Andiyan na si daddy. Nakakat na tayo, no? Tapos ligo. Kain tayo, darling. I'm trying to adjust the camera. Na akala ko wala akong tripod. Meron nga pala. My God. Paano na lang ang buhay pag walang enteng DIY? Daddy, we have a surprise! Punta ka lang muna dito bago ang surprise sa'yo. Tumabit ka dito kay mother kasi hindi ka tayo nakikita sa camera. Kailangan daw nila makita ang malaki ng subo. Darling. Mama, this big love.
on this day vlog. Vlog for today. Para siguro. Wow, ang ganda ng kamote mo, Inay. Can I have one? Bebe Tessa, for you. Sorry, hindi kita na ano baba. Na, hindi kita na ano ba yun? Ma-shout out. Bebe Tessa ko ang ating pinaka youngest subscriber, I think. Chico, wow! Dati hindi namin kinain yan para sa'yo. Ngayon bulok-bulok na. Saan galing ito, ma? Bili din namin nung Sunday. Hindi talaga namin kinain kaya bulok-bulok ng lasa. Hindi. Hindi talaga namin. Siya namin may buko na ng buhok. Chico dun. Oh my God. Kasi may kangkong sa dito. Kaya may liit pa. Talo pa tayo ni Nami, ah. Hindi, tsaka yung... Tataka ko sa Singapore. Bakit? Puro Chico pinagtatanim doon sa mga ano nila, sa mga bangketa, sa gilid ng mga bundok. Maybe they love Chico. Or there's something about Chico. Kaya nga, ano yung story sa likod ng Chico na yun? Maybe there's something about Chico. Na maganda sa environment. Ng, maganda sa environment. Carbon dioxide. Oh yeah. Magaling sila sa ganun. Chico talaga. Malalaglag lang daw pagka panunod ng Chico. My God. Mabubuhay ka doon, Kaente. Shout out kay Sis Mira. Kain tayo ng malunggay, sis. O ginataang malunggay ni Mother. It's so yummy. Sa Bicol po, ganyan lang ang ulam mo, tapos meron kayong body na tinatawag sa amin is parang dried fish. Hindi lang ipang lalagay mo or bagok. Bagoong. Solve na po ang ano, tanghalian. Kasama na ang merienda mo pagka ikay estudyante, pagdating mo sa bahay, gutom na gutom mo ka. Tapos, wala namang tinapay, hindi uso na ng mga tinapay, di ba kamote, kamote kahoy, sa nilalilaga na mother. Tapos pag may nakita kang baho, pag teenager ka, gusto mo yun. Kain ka ng baho. Ito tsaka piniritong isda, ah. Basta may ice cream nila, be? Yeah! May ice cream pa. Meron pa dun, daddy. Yung ubusin mo na natin yan. Hindi naman kami ni mama, eh. Hindi na din. Daming ice cream ni Ana nito. Hindi na. Hindi kinakain. Harus mo na kami ice cream. Yung mga chocolate, yung mga bata, pagka naan dyan sa ano, sa ilog, pag nagkakalkal, sabi ko, ayusin yung mga bato, bibigyan ko ng chocolate. May pambigay ako ng chocolate. Yung mga bata dyan sa kapila, binigyan din. Anak ni Rambo. Nabata na lang ang chocolate. Huwag na tayo mamigay sa matatanda at ma-diabetes pa. may mga problem sa health. Gusto mo mambigyan, nakakatakot po. Kami sa bagay kami po, wala pa naman talaga kami diabetes. Hindi pa kami diabetes. Even daddy. Kaya lang. Si mama? Maganda din yung umiiwas-iwas. Si ate. Okay. Yung sakit din? Ubus ipon. Pagaling ka ako ni... We love you. Sana makauwi ulit kami ng Bicol. Sa
Sana, sana, sana. Pag-pray natin, makauwi ulit ng Bicol. Kaya mo pang magbiyahe ng bus, ma? Mahirap. Mahirap, no? Ang pinaka-ano is, ano eh, mag-plane, ano? Ano ka? Ano bang Legazpi, no? Ang Legazpi ito, tabako, ilang oras ko? Bilis na lang, kasi si Rox, pwede tayong kaunin. Mga 30 minutes. Pero walang barkong ano na tabako meron? Manila. Ay, hindi ko alam. May pier doon. Oh, may pier doon eh. International ang mga umaano doon. Masaya yun eh. Yun nga, no? Hindi ko alam, no? Tabako ko, nagbiyahin mas bato yan eh. Oo nga, no? Import ka nga sa ano, tayo magbarko. Uy, umutan ni Margaret. Mandito ko na kasakay ng barko. Bangka pa lang nasasakyan ko, bangka ni Ray. Ay, sarap na. Narinduki, dyan din ata eh. Iiwan kita ng 2 weeks, Mother. Mm-hmm. Na kay ka-farmer talang na. Tapos yung mga aso, pakainin lang yan. Kung gusto mo, dalhin mo dun si... yung tatlo. Punta kami yung bagyo ni Gabi. Bagyo, buntok. Mag-ano lang kami. Backpack. Backpack. Magdodora the Explorer. You okay, Mother? Uminom ka na ng gamot, hindi pa. Mamayang gabi. Would you not eat the fish? Masarap yung fish. Ano ito? Panigi. Okay na ba? Oo, no. Kapala mo lang yan. Mamaya. Ang bilhin yung kaya nito. Sabi. Baka mahal. Ano lang po eh. Ikaw nagbili niyan? Sanjay, nasa airport na kami. Dumali siya ng mayroon. Tsaka, yung kitkat, nalagay niyo sa net? Kasi, nung nasisimula ko lang yung ibang boses niya, hindi pa nung last, ano, nung masamaan boses niya, na inoregano ko siya na inoregano. May naman naman. Nung dati, talagang pinipilit kasi siya nagagalit siya sa akin. Pero hindi yun natuloy. This time, gusto ko ma-realize ni Mama na pag ganyan niya masama ang boses niya, ibig sabihin, may umutsipon ka, no? Hindi ko siya gano'ng pinipilit. Gano'ng na. Ngayon, may ano siya. Hindi naman siya. Ano siya? Ang dami naman. Sabihin. Sabi ni Big Insta, o rin na nagsasabihin. Ang dami naman. Kasi nga may mahalong water, hindi siya puro. Kasi blender. Mahirap kasi ako mag-ganon, Daddy. Yung puro, yung pag pinound ko po siya, yung ginanong ko siya, dinikdik ko siya, puro yun. Kaya lang, di ba, may tama yung ano, kamay ko. Kaya biniblender ko, hindi mo naman pwede i-blender ng walang tubig. You need water talaga. Kaya pag binibigyan ko siya ng madami, sasabihin niya, ang dami naman. May tubig kasi. Ito, saan naman nakuha ko? Ang thermos. Ano? Coffee. Porcelana yun, ama. Coffee pot. Porcelain. Ano nabili? Matiyang din. Ito ko. Meron siya sa tangge? Hindi, nakita ko lang. Sino ron? Yan lang ang tinda niya. Yung may mga ukay-ukay na damit. Puro ano din? Hindi, konti lang. May ukay na damit. Tapos siya nakita ko. Dalawa. Sabi ko. Baka ito si Joe. Hindi naman si Joe yun. Hindi. Ba't may ukay na damit ko siya? Ano ba nga? Mga tsaka mga plastic. Hindi eh. Diba? Mga baso-baso mga papel eh. Baka nga siya. Baka doon sa dulo eh. Doon sa dulo eh.
Baka ang asawa niya lang nandiyon. May nakita ko. Kung paano maganda sa tsaa. Nasa tingnan mo pag nasa tsaa maganda. Kainin ko na to. Sayang po. Ito pa yung ibus ng ano oh. Pero may ref naman. Ininit saan. Gusto mo yun ay asukal. Did you use your ano? Si Tito Ruping, paborito din ng Chico, no? Alam ko yun eh. Alam ko Tito Ruping loves Chico. Uy, malapit na ang birthday ni Tatay Ping. Alam yun? Oo. Kayang daw gagawin natin. Ba? Baka itong Saturday yan o Sunday, no? Iisip pa daw, paplano yung pa-donetasyon. Kaya niya nabili ko? Ano siya? Sa ukay-ukay. Sa market day ng Sunday. Ang tawag po dito ni Mama ng market day, ukay-ukay. Hindi. Ming! Ang tawag mo pagka ano? Tiyanggi. Ah, tiyanggi. Ang ukay-ukay, mga damit yun. Hey! Sorry. My bad. Ano po? Tiyanggi? Wag yan. Lalaroin namin yan ni ate Chichi. Yung anak punta dito eh. Sabi ko namin kanina. Nakita ka? Nakita ka? Hmm. Mama bet nakasakay. Sa tricycle. Gano'n na. Kasi dati sila yung haba ng leg. Nakita mo na gano'n. Pinumubusin na kayo sa may lakyos. Ayun. At mama bet na nagkatik. Mabilis na sila, bagal. Mabagal sila, mabilis ako, hindi ko na mabilis. Ayun, sakay sila sa ano. Oo, punta natin mamaya. Gusto ko nga ito. Meron pa doon isa. Ay, madami pala. Madami yan, darling. Madami, madami. Baba! You eat that, oh. Binabad ko yung dog food niyo. May ice cream sila doon, bunik ang pangalan Magnolia. Pero hindi made in the Philippines. Yeah, made Magnolia, di mo. Pati yung pataka-lettering. Tapos ang ice cream nila, parang ano, dairy cream. Saan ganun mahaba, oh. Kukunin doon sa kanyang, ano. Pushcut na parang dirty ice cream sa kanya. Iiwain ka naman, ganyan nga kapal. Tapos cube siya, parang margarine ka lang. Tapos yung pinaka-apa niya, wafer, parang skyplex. Ganun. Sarap din. Ang galing. Kainin niya ako dito. Dito. Pwede ba dito? Pwede naman dito. Pandun daw, dumating yung prutas ng Pilipinas. Yung Del Monte, sandali daw, umus. Anything. Anything sa Del Monte. Pati mga ano, kumakain. Pati mga Singaporean, ganyan. Hindi, mga Singaporean. Hindi, ito mga Del Monte. Basta Del Monte daw. Iba klase talaga, ano. Quality. Saka ang Del Monte ata ngayon, nag-ano na. No pesticides na ata. Re-research ko po ulit. Kasi narinig, nakita ko yung commercial nila eh. No more pesticides. Yung mga saging nila. Binabalot na din nila. Kasi ang Thailand, ang Vietnam, maganda ang production ng ano yan. Hindi na naglalagay ng chemical. Kasi may mga ganun, din si ano, mga eh. Iba pa rin yung mga ano. Siyempre, Philippine mango, iba. Iba talaga. Kumbaga yung sa kanya, pagka kinain mo yung ganung mango, parang yung kumain siya ng taba ng, ano, yung nilagang baka. Na, parang,
Sa ngalangala mo, parang minaramdaman ka nga. Ano ang GM mo eh? Philippine mango daw. Isa sa pinakamasarap na mango. Even Koreans, gustong-gusto yung mango natin. Maalala ko nun si Papa Mama pag bumili ng mga kakain, no? Dito. In fairness with Papa, pag bumili yun lagi. Talaga? Mm-hmm. Isang kain talaga pag bumili. Sawa ka talaga. Sawa ka talaga. Yun yung pagwa na laman niyang paborito. Pag kami nag-alok, isang kain. Tapos pag Christmas lang, di ba yung apple? Bumili niya isang apple. Isang box. Namimigay kayo lang. Pero hindi, sawa din mga anak, diba? Wala na ko ngayon, may magpapabungan ng mga ito sa likod ng farm. Eh? Washington, tsaka ano? Fiji? Fuji? Fuji. Pero Washington yung kabataan natin. US na natin. Tsaka ano yung mga 80s na yan, year 80s na yan, no? Yung mga nagkaroon na. Tapos sangkis lang halaga. Pag Christmas na talaga. Wala pangpungkan-pungkan. Pag December lang talaga lumalabas mo ngayon. Ngayon mo. Ginaata tayo nag-ano ng import ng mga Washington apple. Eh, bihira na. No? Yung pulang-pula. Iba talaga. Kasi pagdating dito, kamote na eh. May apple na yata yung Pilipinas. Huh? Meron din nakakapatulog, pero hindi talaga. Pero pwede daw. Yung dating inanohan nila Ipoy, ng kapatid ni Gary, may apple daw eh, apple tree. Kinikwento ni Ipoy, yun naalala mo, Daddy. Yung farm na pinuntahan nila, may apple tree. Mas ano kaya ang mga tao? Ang hamas bata lang. Nang balita ko naman rin sa ngayon. Nag-PM sa akin nun. Eh, di ba ba naka ano, binabad ko yung dog food, di pa rin nila kinakain. Mga kaakyat? Ba, ang dami ko ng kaan. Nag-ibus ako, nag-rice ako. Nag-ano pa ako na to. Ang magandang pagkagupit mo ah. Ha? Magandang pagkagupit. Bagong gupit po ako. Nagpa-poging gupit. Trinim ko dito ng contact si medyo mahaba. Ako na nag-trim. Sabi ni Daddy, pinakain naman ko naman. sabi niya, pahit ng gupit mo. Sino ba gumupit niya? Kaya ko secret. Magkakakilala eh. Tinatanong ni Efren kung sino daw ang gumupit. Sabi ko, secret. Hindi niya rin kasi doon. Maalala mo naman sa tawag yung sagot. Hindi naman. Hindi ko sinabi. Alam ko mag-aibigan sila. Ikaw lang sila naman. Wala, secret. Sabi ko Manila. Pangit daw. Ang pangit. Ito ang may ubong gustong naghahalo-halo eh. Inuubo naman eh. Hindi naman totoo yan, sabi ni Mother. Basta gusto ko kumain eh. Gusto ko eh. No, Mother, sabihin mo. Gusto ko eh. Ma, sabihin mo nga. Matay mo. Yan kumaling yung ubo. Mara, ito yung binigay sa akin ni Mara. Eh, yung konti na lang po. Inuunti-unti ko yan. Konting-konti na lang. Ubusin ko na at makapaduin ako ng ananay ko. Sabi niya, konti na lang, di mo pa kinain.
nakita po nila to, binili nila sa akin. Ang mga kapatid ko, napakabait. Si Mama binilihan ng piyatos na pagkalaki-laki. Nakita mo yung mga piyatos na binili? Ang lalaki. Kasi yun po di ba ang kinakain niya? Di pa naman niya nabubuksan. Eh, hintayin niya po mga 2 days before expiration, kakainin niya. Joke, di po kasi machichirya. Pero kumakain naman po siya. I love you, mother dear. Ano? Yan ba ang gamot mo sa ubo? Dapat nilagay mo na yan yung Bix Formula 44 mo dyan. Ang gamot po ni mama sa kanyang ubo ay Vicks Formula 44. Pag inuubo po siya, yun lang ang gamot na pinapabili niya. Yun lang, doon lang siya may tiwala. Vicks Formula 44 Porte. Vicks Bayforab. Nilalagay niya sa, napalagay niya sa dibdib, sa likod, sa paa. Pag may ubo mama na. Dati tayo mo, Vicks din lang, no, mother? Dapog-dapog naman. Lalagyan po yung, ano, yung dahon ng buyo. Dahon po ng nganga, yun na green. Lalagay po, aanohin yun, iinitin sa kalan, yung dahon. Tapos lalagyan ng Vicks. O, lalagyan mo na ng Vicks, saka iinitin? Lalagyan ng Vicks. Lalagyan ng Vicks, tapos iinitin. Tapos itatapal yun sa likod mo. Tsaka sa dibdib. Nalala mo yun, ma? Ganun lamang po kami dati, dapog-dapog lamang. Treat your family like friends and your friends like family. By Anonymous. Thank you for watching. Please like, subscribe, push the